papasok sa trabaho kasi medyo malayo din siya, 35 minutes away sa tirahan namin. So nagwo-work ako sa Oslo. Andito na ako ngayon sa train. So see you in a bit later. Hi guys, tapos na naman ako sa isang araw na trabaho. Ayun, pauwi na ako. Hindi kasi ako pwedeng mag-vlog dun sa ano. Hindi ako pwedeng mag-vlog dun guys sa loob kasi nahihiya ako, madaming tao, tsaka baka bawal din ipakita yung workplace. Andito ako ngayon sa Oslo City, nagpapaaraw kasi maganda naman yung panahon. Ang hirap kumita ng pera dito sa Norway guys, lalo na kapag baguhan ka pa lang. No choice ka talaga. So laban lang para sa ekonomiya. Para makatulong ba? Guys, ulit. Nandito tayo ngayon sa backyard ng mother-in-law ko. Time now guys is 8:30 pero maliwanag pa rin dito. Ayun. Summer kasi kaya maliwanag. Ayun yung bahay ni mother-in-law. Tsaka mag bibisitahin ko lang dito yung mga berries ko. Charot. Hindi yung mga ano, mga berries. Ito siya guys, oh. Siguro mga 3 weeks pa pwede na siyang i-harvest. Pakita ko to sa inyo pag ano na siya. Pwede na siyang kunin. Tsaka ito. Oh, pag hinog na siya, kulay yellow. May kaparehas nito sa atin sa Pinas, eh, yung maraming buto ng alatiris ito. Pero mas masarap to sa alatiris, mas matamis. Ito naman guys, mga apples. Apple siya, ayun na. Meron na siyang bunga. Pero matagal pa yan, mga isang buwan pa siguro bago yan i-harvest. Kasi lalaki yan, eh. Hindi yan ganyan kaliit. Ayan, kung nakikita nyo, ang baba lang siya na puno. Talagang abot kamay mo lang yung mga bunga niya. Ayan siya, hanggang doon yan sa dulo. Apat yan, ayun. Ayun o. Yung mga maliliit na pula, ayan yung bunga nila. Dito tayo sa silong ng ano, ng apple tree. Andito. Ako lang ang taga-abang, taga-pitas. Kasi dito guys, hindi naman nila to talagang yung nakakayang kiinin lahat or pitasin lahat hanggang sa maglagdaga na lang yan dyan. Tsaka yung mga ibon. Tinutuka siya ng mga ibon. So, para din to sa mga ibon tsaka sa tao. Dati nga noon last summer 2018 nagdala ako nito sa Pinas. Tapos pag uwi ko ng Pinas, na lumambot kasi mainit nga, mainit sa maleta. Tapos pero hindi siya naubos na lumambot. Meron pa din namang natira. Pinatikim ko lang sa kanila yung Norwegian apple. Parehas din naman yung lasa. Pero ito kasi, walang mga ano yan eh. Walang chemical. So, walang ini-spray dyan akong ano-ano. Ayun, nandito tayo sa silong apple tree.